Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang long-term rehabilitation sa Oriental Mindoro, partikular ang pagbibigay ng bagong hanap buhay sa mga apektadong residente. Aminado ang Pangulo na posibleng matagalan pa ang oil spill recovery, kaya dapat mabigyan ng pagkakakitaan ang mga residente. Pinasisiguro ng Pangulo sa mga concerned government agencies na ang ibibigay na livelihood program sa mga residente ay hindi lamang para sa mga naapektuhan ng oil spill, kundi magpapatuloy ito para mayroon pang ibang opsyon na pwedeng pagkakakitaan ng sagayon makadagdag ito sa kanilang mga kita. Sinabi ni Pangulong Marcos, ang livelihood program ay pangungunahan ng Department of Trade and Industry at Department of Social Welfare and Development, habang ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Technical Education and Skills Development Authority ay mayroon ng mga nakalinyang recovery initiative projects para sa probinsya. Bantag at Zulueta, itinuturing na ng mga pugante ayon sa PNP. Itinuturing na ngayon ng Philippine National Police na mga pugante na sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at former Deputy Officer Ricardo Zulueta. Kasunod ito sa paglabas ng kanilang warrant of arrest na inihain sa kanila, dahil sa pagkakasangkot umano sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, na mula nang lumabas ang warrant of arrest, ay kanilang hinalughog ang lugar na maaaring kinaroroonan ng dalawa. Magugunitan itong Biyernes ay naglabas ang Regional Trial Court sa Las Piñas at Muntinlupa ng search warrants laban sa dalawa. Nadiin ang dalawa nung nakaraang buwan ng 2 counts of murder dahil sa pagpatay kay Lapid at sa middleman na si June Villamor. 70 katao na sawi sa kaguluhan sa Sudan. Nasa halos 70 katao na ang nasawi sa patuloy na labanan sa pagitan ng sundalo at Rapid Support Forces ARA Military Group. Hindi rin bababa sa 600 na katao ang itinakbo sa pagamutan matapos na masugatan dahil sa insidente. Pinaulanan ng bomba gamit ng fighter jets ang bahagi ng Khartoum, ang lugar na pinamumugaran ng mga Rapid Support Forces. Nagbunsod ang labanan dahil sa pagnanais ng dalawang magkaribal na puwersa. Una ay sa pamamagitan ni Abdel Fattah al-Burhan ng Sudan's military, at si Mohamed Hamdan Dagalo, ang commander ng paramilitary Rapid Support Forces. Ang dalawang grupo ay dating magkaaliado dahil sila pa ang nagpatalsik kay Sudanese President Omar al-Bashir noong 2019, at sila rin ang nasa likod ng military ko noong 2021. Dahil sa nasabing kaguluhan, ay nanawagan na ang Arab League ganun din ang African Union ng tigil putukon. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 0908-655-3757.